Magandang umaga sa lahat. So, sa umaga na to, ituturo ko naman ulit yung paggawa ng fresh laban galing sa gatas ng baka. So, ito na yung gatas ng baka. Nagawa ko na to dati, itong content na to. Pero may isa lang akong kaibigan na nagsasabi na iulitin ko daw. Tapos, ito na. Kasi, dati, yung ginawa ko, matagal na kasi yun. Tapos, may pagbabago kasi. Kasi, itong gatas na to is Germanic cow na talaga to. Yung dati kasi, pangit man yun na, hindi naman sana, pero hindi siya magandang resulta ng kanyang laban. So, ito, natikman na to ng customer din namin at sinasabi na maganda daw yung laban dito. Maganda yung, masarap yung lasa. Hindi maganda. Ako pala yung maganda. Hindi pala to. So, ito pala, masarap daw, sabi ng, ng isang customer. So, tapos sinabi ng amo ko na iba na tong baka na to sa from, Germany na yung, niya ba, yung lahi niya from Germany na talaga. So, ngayon, ito yung gatas namin. Kanina umaga ko pa to nilabas, madaling araw pa eh, maaga-maaga, 5 in the morning, so ngayon is already 10, so nagme-melt na siya, natutunaw na siya, so mamaya-maya i-ano namin yan, pakuluan na namin. So kasi itong sa amin kasi guys, kaya ganyan, kasi malayo yung farm ng amo ko, madalawang oras mula Riyadh papunta ng farm. So kailangan talagang i-ice muna, ilagay sa freezer ng doon sa baka para hindi din masira, 'di ba? So kaya ganyan, naka-ice siya, pero ganyan naka-ice. So ito 'yun yung ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano namin 'to pakuluan, kung anong procedure ng pagpapakulo. So ito talaga yung guys, nakito talaga. Nakita na ninyo yan. Binalatan ko na yan. No, wala na siyang balat, diba? Wala na siyang balat. Pwede na natin, ako, pag ganito na, pwede na tong ipakulo. Kasi, nagme-melt, mayroon naman siyang dyan sa baba. Nakita ninyo? May na-melt na sa baba. So, pwede na yan. Pakuloan natin. So, ngayon, pakuloan ko na yan para mapalamig natin. So, yan na ha, yan. Diba yun kanina, diba? May extend yun, guys, na yung may pagka-tells pa siya. Kailangan talaga na yung apoy niya is malakas. Hindi nyo pwedeng hinaan ng, ng apoy. Kailangan talaga yung malakas ang apoy para yung niya ba, ang control niya sa lamig at sa kainit, matansya-tansya. O, basta matansya mo para hindi din maano. Kasi, pag hinaan mo yan, tapos ice pa ngayon eh. So, mag-sticky ang tendency dyan. Mag-sticky sa ilalim. Kaya kailangan mong, palakasan yung apoy niya muna. Yan, nakita ninyo. Nag-melt na siya. Nagsimula na siya nag-melt. So, yan. Para hindi talaga siya mag-sticky sa ilalim, kailangan talaga palagi mong ginagalaw. So, ito na yung kanina. Wala ng ice siya. So, gatas na talaga siya, na-melt na. Papuntang pakulo na to, guys. So, babantayan na natin. Kasi, pag hindi din natin to babantayan, pag kumulo siya o maapaw, mauubos man din tong gatas natin. Kasi, tumalon man tong mga gatas dyan sa kaldiri na pinag-inita natin. So, yan na siya. Hintayan na natin kukulo. So, nakita niya to, guys. Ito na yung kumukulo na siya. So, habang kumukulo pala siya, pag kumulo na, hindi kaagad natin siya kukunin dyan sa may apoy. Hintayin muna natin yung mawawala yung mga bubbles na yan. Nakita niyo yung mga bubbles yan? Anuhin muna natin yan. Yung bang mawawala? Mga 1 minutes to 3 minutes simula ng kumulo, saka pa natin kukunin. Kasi pag kukunin natin yan, kaagad-agad dyan sa apoy. Ang tendency is masisira lang yung
gawa natin. So kailangan luto na luto yung gatas natin, hindi din over. Tamang-tama lang. Tamang-tama lang ang sarap. Tamang-tama lang ang timpla. Tamang-tama lang ang timpla. Basta tamang-tama lang siya. Yung 1 to 2, 3 minutes, luto na yan, sigurado. So, kailangan mawawala muna yung bubbles na yan bago natin i-off yung apoy. So, yan. Ano pa natin yan. Mga kunti-kunti na lang kasi kanina pa ito nag-ano eh. Yan. So, pag mawala na tong ano, yung ito, tingnan nyo, di ba nag-ano siya, nawawala na, na parang ano na siya, wala na. O, yan. Pag wala na, tingnan nyo. Wala na, di ba? So, yan na. Okay na siya, ha? Luto na yan. So, ngayon, tatanggalin na natin dyan siya para palamigin. Be sure na lutong-luto yung gatas natin. Kasi sa sinasabi ko, pag hindi luto, masisira lang nyo. Palamigin na natin yan siya. This one is the first step. So, mamaya ang second step, ituturo ko din sa inyo, guys. So, yan lang muna. Kasi magpapalamig pa tayo. Palamigin muna natin yan. Okay, guys. Thank you. Okay, guys. Ngayon, di ba nagpalamig tayo? Pinalamig ko to kanina, di ba? So, ngayon, lumamig na siya. I-mix lang natin. Para yung ito yellow, yung, at itong pala yellow, ito yung taba ng ano, ng gatas pa. Para ito yung taba ng gatas. Ito ng step 2 natin, ha? Kasi yan, malamig naman yan, di ba? Yan natin yan. So, kasi malamig na tong gatas natin, hindi masyadong malamig, ha? Mainit-init pa siya konti. Parang buhay ba? Na mainit-init pa. Hindi yung patay. Buhay. Mainit-init. So, diyan, lagyan natin ng ito. Oh, baliktad pala. Yan. Itong yogurt na ginagamit ko fresh. Almara yung gamit ko. Dati, nag-try ako ng nadik na yogurt. So, maasin siya. So, pinalitan ko. Sabi ko sa amo ko, palitan natin yung ano natin, yung sa body natin. Kasi, hindi maganda yung result. Maasin siya masyado. So, ito na yung pinalit ko. So, ang procedure nito, ito siya is, kung sa 1 liter to, aabot to ng 12 liters to lahat. Yan ito. Kung mapak ko yan, kung malagay sa lagyanan, maabot yan siya ng 12 liters. So, sa 12 liters na yan is 1.5 nitong yogurt. Baliktad na naman. Ito yung 1.5 spoon ng yogurt. So, nalagyan na natin, guys. Okay, yan ha. Ito na, naano na natin. Mix na natin. Nandiyan na yung yogurt. Nilagay na natin. Ang nilagay natin yogurt is isa't kalahating yogurt na kutsara. So, yan. So, mix natin. Yan. Ang isa palang ano dyan, kung mainit ang panahon, 6 na oras lang ang hihintayin natin. Pero kung katulad ngayon, nag-start na yung lamig, ngayon is 6 in the evening dito sa Saudi. So, gigising ako bukas na maga kasi maga naman ako magigising. 5, titingnan natin. Sabay-sabay natin titingnan kung mag-yogurt na ba yan siya. Mag-yogurt na. Hello guys, magandang umaga sa lahat. Good morning. Mga kaibigan, mga amigo, amiga. Ito na yung kahapon na ginawa natin. Ito na yung tanong resulta. Yung sticky na siya. Diba? Yung gatas na nilagyan natin yung yogurt. Ito na yun. So, pero nito, kasi magiging ganito na ilagay natin sa freezer. Trabaho. Yan. Nati talahan siya ba din? At then sa tala ba din sa machine? So, after 2 hours, ipukunin ko to. Tapos, imachine ko na. So, pakita ko mamaya kung paano ko imachine. So, ito na resulta. Gatas to kahapon. Ilagyan ng yogurt. Nagiging ganito na. Okay? Kuha. Babos muna. Hello guys, magandang umaga sa lahat. Good morning.
mga kaibigan, mga amigo, amiga. So, ito na yung kahapon na ginawa natin. Ito na yun siya. Ito na yung resulta. Nagiging sticky na siya, di ba? Yung gatas na nilagyan natin ng yogurt, ito na yun. So, okay, guys. Ito na yung kanina, di ba? Nag-machine ako kanina. Ito, minashine ko kanina. So, pagkatapos, iba sabi ko siya ngayon, lagay kami sa, sa pixel. Kasi, pang bahay dito sa bahay din, inumin ng bahay. Inumin ng mga tao dito sa bahay pag kumakain sila. Yan na na kami, magpapak na kami. Pakita namin sa inyo mamaya, ha? Buing. Yan na, nagpak na kami. Nagsimula na kami nagpak, ha? Yan. Nilagay namin sa 1 liter yan. 1 liter ang ginamit namin. Nang hindi pa nalagyan ng label. O ganyan pang ha? Ganyan pa yan sila. Bakit ba yung Alradji na itiim ko man, nag-notice na naman. Yan, ito yung 2 liters. Yung 2 liters ito. Yan. 2 liters. Yan ang 2 liters. Hindi pa yan hindi pa natapos kasi pinag-anuhan pa. Yan. Okay, sa araw na to, yan lang ang order namin. 1 liter. Bakikup. Ito yung sticker namin sa 1 liter. Hindi pa yan eh. Adjust pa ng kasama ko yung pizza at saka expiry. Expiry date. Expiry dati. Yan ang sticker ng 2 liters. Sa araw na to. Okay guys. Sana may natutunan din kayo sa mga ko na yung gatas pala hindi lang pala pang diretso na inom na may iba pa din pala siyang magagawa. Maliban dito is maliban sa laban, marami pa pala siyang magagawa yung gatas lang. Pwede din magawa ka ng yogurt, pwede ka magawa ng mantika nang dahil dito sa gatas, pwede ka din magawa ng nitong laban. So, yung ibang sinasabi ko na yogurt at saka yung yogurt nakita nyo na kanina. Pero yung mantika sa susunod na naman na episode. Okay guys, sana may natutunan kayo at sana huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa channel ko at saka kung pwede na din, share na din. Salamat! I love you all! Bye-bye!